Good evening po, brothers and sisters in Christ, sa lahat po ng mga nanonood sa oras na ito. Nawa po ay lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan at nasa presensya ng Diyos. Magandang gabi din po, Brother Vic at Sister Emma, sa pagkakataong ito po na iyong ipinagkaloob at lalo higit sa Diyos na sa isang opportunity na hindi ko po akalain na ako ay maging isa sa mga sharer ng Be Inspired. Nawa po ay may our Almighty God bless us all. Ang buhay po ng isang pamilya, lalo na ito'y simple lang at masasabi ko pong napakasimple at medyo tahimik ang aking pamilya. Ngunit ang mga pagkakataon ay susubukan ka kung gaano katatag kayong dalawa. Dumating po ang time na sinubukan kami ng Diyos. Ito po ay nangyari noong ako ay nagkaroon ng pagkakataon na mabiyayaan na makapagtrabaho dito sa Hong Kong. Malapit na po akong umalis noon, so kailangan ko po na magstay sa Manila upang maayos ang ibang papeles na kakalanganin sa pag-alis ko. So ang ginawa ko po ay nagstay ako sa trabaho ng aking asawa na kung saan siya ay nagtatrabaho. Hindi ko po akalain na may dadatnan akong isang malaking problema. Nalaman ko po na sa opisina ng aking asawa ay may kinakasama siya. At doon nga po nagkita kami ng kanyang kinakasama. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko noon. Kasi ang nananaig po sa akin ay ang pagmamahal ko sa family ko. So nung nag-usap po kaming tatlo ng kanyang kinakasama, nasabi ko na lang po na wala siyang magandang kinabukasan na maibibigay ng aking asawa kasi nga may anak kami tapos kasal pa kami sa simbahan. So nung mga panahon pong yun, wala po akong nagawa kundi tumahimik na lang at inisip ko ang kalagayan ng pamilya ko kasi ayoko rin naman na broken family sila. Mga ilang araw po ay umuwi kami sa probinsya at wala pong alam ang aking mga kasamahan sa bahay, ang aking pamilya, ang aking mga anak. Tahimik lang po ako noon. Pero nagplano po ako noon sa aking isipan dahil na nasaktan din naman po ako sa nangyari. Sabi ko, pagdating ko sa Hong Kong at may trabaho na ako, may pera na ako, hindi na ako natatakot. Kasi duwag po ako, isang taong mahina. Marabang hindi kayang tumindig sa isang problema. Pero sabi ko po na pag ako ay nagkapera na at maayos ang trabaho ko sa Hong Kong, hihiwalayin ko yung aking asawa kasi nagkaroon na rin na po ako ng pride noon na sabi ko sa sarili ko, kaya ko nang buhayin yung mga anak ko. Ang asawa ko naman po noon ay hiniwalay naman po niya yung kanyang kinakasama at siya na rin po ang nag-alaga sa mga anak ko. So nang nangyari po nung paalis na ako patungo sa Hong Kong, nagkaroon muli po ako ng matinding problema kasi ang placement fee na dapat ko pong ibayad sa agency ay pinahiram ng aking asawa sa isang kaibigan. Hindi po sila tumupad sa mga pangako nila na ibibigay. Buti na lang po, mabait ang Diyos na hindi ko alam na kumikilos din siya sa mga oras na yon. Dahil may mga tao po na nagtiwala muli na pahiramin ako upang mabayaran ko ang placement fee ko. So ang aking pag-alis po ay hindi masaya kasi bit-bit ko yung sakit ng kalooban. Yung galit ko sa asawa ko na kahit tahimik ako, na kahit nasa puso ko yung mga nangyari, ay bit-bit ko po ito at dala-dala.
wala po akong ginawa noon kundi maghanap ng mga trabaho, part-time, pagtitinda, upang mabayaran ang lahat ng mga pagkakautang ko dahil nagka-doble-doble po noon ang aking mga binabayaran. Lumipas po ang mga ilang taon sa tungi-uwi ako ng bahay. Napakadilim ng paligid. Halos isang taon na hindi sila nagbabayad sa kuryente. At ang dami pa po mga utang na dapat bayaran. Kaya ang dala kong pera ay hindi pa sapat sa mga babayarin sa na inuutang din nila. So ganun po ang buhay ko. Parang ang hirap abutin ang mga pangarap. Kapag pala wala ang Diyos sa puso mo, napakahirap abutin. Kahit sikap ka ng sikap, kung hindi ka ginagabayan ng Diyos, kung hindi mo magiging sentro ang Diyos, lahat ng ginagawa mo parang walang kahinatnan. Lumipas po ang ilang taon, akala ko noon, mawawala na yung galit ko sa asawa ko noon. Kasi marami pong mga pagsubok, hindi lang yung mga lahat kasi ng mga naipundar ko. Kahit papaano po noon, nakakabili ako ng mga gamit namin sa bahay. Pero unti-unti po yung nawala, na ibebenta rin nila. Kasi ang katwiran nila, kulang pa yung mga ipinapadala kong pera. Minsan nakaramdam din po ako ng pagod. Pero sabi nga po, kapag wala ka sa presensya ng Diyos, madali kang mapagod, madali kang manghina. Dumating ang time po na tawagin ako ng Diyos sa Love Block community dahil may isa po akong kaibigan na in-invite ng kanyang kaibigan. So sumama po ako sa kanya at di ko akalain na yung araw na rin yon ay yun ang umpisa upang ako'y manatili sa Love Block. So nag-serve po ako kay Lord. Akala ko noon ang buhay sa pagsiserve. Yung mga mabibigat na problema, mawawala na ba? Yung mga problema sa pamilya, maaayos din. Hindi ka na makakaranas ng mga matitinding pagsubok. Pero ang Diyos, kapag inumpisahan ka, gusto niya aayusin ka. Gusto niya na baguhin ka. So sa aking pagsiserve po, dumating ang time na akala ko noon na mawawala yung galit ko o put ko sa aking asawa noon. Pero lalo pong naragdagan kasi dumating po ang time na nalink na naman siya sa isang kasamahan niya sa simbahan. Nagkaroon po ng pagkakataon ang aking brother husband na maglingkod din sa simbahan. Isa po siyang lay minister. Na-involve po siya sa kasamahan niya. At ang napakasakit pa po noon, itinira pa niya sa bahay na kung saan ay magkasama ang aking mga anak. Namuhay po sila bilang isang pamilya. Tumating po ang time na parang ang hirap pala na tinitiis mo yung hirap na sa puso mo lang ito nilalagay kapag pala sumabog, terrible ang kahinatnan. Nagplano po ako na umuwi noon sa Pilipinas at hindi ko ipinaalam sa asawa ko. Kasi ang plano ko po noon ay makita sila, madatnan ko sila sa bahay. At sabi ko nga, pag nadatnan ko sila doon, hindi ko alam kung ano yung mangyayari. Kasi natatakot din po ako na baka magdilim din yung aking paningin o ano man yung magawa ko sa kanila.
So sa airplane pa lang po ay hawak ko yung rosaryo. At humingi rin po ako ng tulong sa mahal na Birhen noon na nawa samahan niya ako sa aking pag-uwi. Kasi hirap po pala yung umuwi ka na hindi ka masaya, mabigat ang dinadala mo. So habang nagro-rosaryo po ako noon hanggang sa makauwi ako ng bahay kasi wala pong, hindi po alam ng mga pamilya ko, ng mga magulang ko yung pag-uwi ko. Ang tanging lang nakakaalam noon ang aking pinsan na tabing bahay namin. Sabi ko na huwag mong ipagsabi. Ngunit sinabi po niya sa biyanan ko, kaya ang ginawa po ng biyanan ko ay pinaalis niya yung babae sa bahay namin kasi ayaw niyang datnan ko nga siya. Natatakot din siya na kung ano yung mangyayari sa aming tatlo. So pagdating ko po ng bahay, nakita ko yung bahay namin sarado, lahat sarado, tapos madilim. So sabi ko po noon na, sabi ko, bakit ang dilim ng paligid? Binuksan ko po yung pintuan. Nabigla po ako sa ginawa ng aking mga anak. Kasi pagbukas ko po ng pintuan, nag-welcoming sila. Nag-ano po sila ng mga bulaklak na ano. Tapos sabi po ng aking mga anak, welcome nanay. I love you, nanay. Nagsapos, nagsihal, hinalikan po nila ako noon. Marahil nga po na sa aking pag-upo-upo o pakikinig ng mga salita ng Diyos, ay may nababago. Para po akong binuhusan noon ng malamig na tubig at yelo na parang nawala yung mga hinanakit ko ba, parang nawala lahat, nahugasan. So nakita ko po yung asawa ko na nakaupo. Ang naramdaman ko po yung awa sa kanya. So yung pag-uwi ko pong yun, wala pong hiwalayan, walang gulo na nangyari. Bumalik po ako muli dito sa Hong Kong na wala pong nangyaring masama sa bahay namin. Pero ang Diyos po, mabait talaga ang Diyos. Sabi nga, hindi ka naman niya bibigyan ng problema na hindi mo kakayanin. Patuloy po akong nag-serve noon kay Lord. Ngunit marami pong mga problema pa rin ang aking hinaharap. Siguro po kaya niya pinagkakaloob ng Diyos na maranasan ko yung mga matitinding pagsubok upang baguhin ako. Upang maging malakas ako at maging matapang sa mga daratnan ko o haharapin mga pagsubok. At palakasin sa aking mga kahinaan. Dumating po ang time na nalaman ko sa aking pamilya na ang aking asawa at ang kanyang kinakasama ay nagsama sa isang bubong at gumawa po sila ng sariling tahanan. So hindi ko po rin alam kung ano ang sasabihin ko noon kasi tahimik lang po ako noon. Pero ang galit ko po sa aking puso ay nararagtagan. Kung nausap ko po ang aking brother husband noon na hiwalay na kami kasi hindi ko na kaya. Napapagod na rin po ako noon. Pagod na ako. Ang hirap pala noon na pigilin mo yung nararamdaman mo. Kaya napagsalitaan ko po siya noon ng hindi maganda. Lahat na sabi ko sa kanya, lahat na hindi dapat sabihin, sinabi ko po sa kanya. So natuloy po sa pangatlong pagkakataon, yun po ay nagkahiwalay talaga kami. Siya po ay sumama na dun sa babae at ngayon po, namuhay sila bilang mag-asawa. Akala ko po noon, tapos na yung mga problema. Hindi ko po akalain sa ginawa kong iyon
ang mga anak ko ang magdudusa. Kasi parang parang inisip ko noon ang sarili ko, hindi ko po inisip ang kalagayan ng aking mga anak. Ang tatlo ko pong anak ay parang naapektuhan sila. Ang aking anak na babae na nag-aaral po noon sa third year college ay hindi na po pumasok. Kala ko po noon pumapasok siya sa school. Nabalitaan ko na lang po na may malaki siyang problema. Yun na nga po na 6 na buwan na siyang buntis. Hindi ko po alam kung ano yung mararamdaman ko kasi ang sa isip ko po noon, yung nagsisikap na sikap ako para sa kanila. Pero bakit ganito yung binabalik nila sa akin? Parang nagkaroon din po ako ng self-pity na masasabi mo na parang naawa ako sa sarili ko na hindi naman po pala dapat. So wala po akong ginawa kundi unawain ko yung aking anak at ikinasal naman po sila ng kanyang boyfriend na nag-aaral din noon sa college. Dumating din po ang sunod-sunod na problema ko noon ng aking anak na bunso na nag-aral din po ng first year college noon. Ibinagsak din po niya ang kanyang pag-aaral ng 1 taon. Halos lahat po ng subject niya ay binagsak niya. Sabi ko nga po noon kay Lord, Lord, kailan kaya ito matatapos? Nag-isip din po ako noon na sabi ko, siguro matatapos ito pag wala na ako. Pero napakabait po ng Diyos kasi hindi kanya aayaan na mapahamak. Kasi sabi nga, pag inumpisahan ka ng Diyos, siya rin ang magtatapos. Ang aking anak na panganay po noon ay fourth year college na rin. Hindi na rin po umuwi noon ng bahay. Doon na rin po sa kanyang girlfriend umuwi. So parang ramdam ko po noon magulong-bunggulo ang buhay namin. Walang katahimikan. Kasi nga, wala ang Diyos sa gitna. Tinanggap ko po lahat ng mga pagsubok na yun. Hanggang ipinagpatuloy ko po ang paglilingkod sa Diyos. Sabi ko, Lord, suko na ako. Hindi ko na kaya. Napapagod na rin ako sa mga nangyayari sa aking buhay. Wala po ako mapagsabihan. Kahit magulang ko noon, hindi kampi. Marami ako naririnig. Dahil parang ako nag-iisa lang noon. Sabi ko, Lord, surrender ko na. Pagod na ako eh. Nahirapan na ako. Hindi ko na kaya. So sa pakikinig po ko po ng mga Catholic Life in the Spirit Seminar, lalo na sa mga speaker na siyang ginagamit ng Diyos, narinig ko po yung mga life testimony nila na sabi ko nga, masigit pa pala ang mga naranasan nila, pero inayos na yung Diyos ang kanilang buhay. Bakit ako? Marahil, may plano di ang ng Diyos, kaya niya ito pinagkakalob sa akin. Kaya ang ginawa ko po noon, patuloy akong nakinig ng salita ng Diyos upang magkaroon ako ng lakas, upang mawala itong mga nararamdaman ko. Naalala ko po noon, Catholic Life in the Spirit Seminar, may isa pong speaker na nagsabi, paano bubuhos ang grasya ng Diyos kung may balakid sa puso mo? Kung hindi mo bubuksan ang puso mo sa pagpapatawad. Kaya nung pagkatapos po ng Catholic Life in the Spirit Seminar, hindi ko alam kung anong nag-udyok sa akin noon.
Marahil po ang banal na espiritu kasi kung sa akin lang po, kung tatanungin niyo ako, hindi ko naman kayang ganun bagay. Tinawagan ko po ang aking asawa. Humingi po ako ng tawad sa kanya kasi marami po kasi akong mga salita na nabitawan. At doon ko po na-realize, nabuksan ang aking isip at puso. Kasi naging bulag po ako sa mga bagay na magandang nagawa rin ng asawa ko sa pamilya namin. Parang na-focus po ako sa kanyang kasalanan lamang. Lalo na po nung nakita ko ang Diyos na naghirap para sa mga kasalanan ko ba. Sabi ko, Lord, kung ikaw nga marunong magpatawad, pinatawad mo lahat ng kasalanan ko kahit na gaano kabigat. Ako pa kaya ang di marunong magpatawad. Tulungan mo lang ako. Bigyan mo ako ng grasya na mapatawad ko yung asawa ko. So, hindi po ako ng tawad sa asawa ko at sinabi ko na patawarin sa lahat ng mga nasabi ko. Mula noon po, parang nabuksan ang puso ko, nawala yung bigat, nawala yung mga nararamdaman kong hinanakit. At kumilos po ang Diyos sa buhay ko noon. Hindi ko po akalain na yun ang magiging susi upang maramdaman ko na may isang Diyos na nagmamahal. Dahil tinuruan po niya akong magpatawad, tinuruan niya akong humingi ng tawad. Mula po noon ay pinagpatuloy ko pa rin po ang aking paglilingkod sa Diyos bilang isang healing ministry. Hindi ko po akalain na unti-unting gumagalaw at kumikilos ang Diyos. Dahil po, ang aking mga anak na aking bunso ay nag-aral muli noon. Sabi nga niya, nanay, kukuha ako ng criminology. At sabi ko sa kanya, anak, kung yung agriculture na ibinagsak mo, criminology pa kaya? Pero sabi ko po kay Lord, Lord, wala na may imposible sa'yo kasi kung anong plano mo sa anak ko, bahala ka na. So ang nangyari po, dumating ang mga araw, nakapagtapos po ang aking anak na bunso ng criminology. Gayun din po, ang aking anak na babae, maayos na din po ang kanyang kalagayan. Nakagraduate na rin po ang aking panganay na bilang isang civil engineer. Ngayon po ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero ang mga bagay pong yon, marahil ay mga bonus na ibinigay po sa akin ng Diyos. Ang pinakamahalaga pong binigay ng Diyos sa akin ay yung tinuruan niya akong maging matatag. Tinuruan niya akong harapin ang mga pagsubok na may kapayapaan at kagalakan sa aking puso. Binuksan niya ang aking isipan upang makita ko ang mga kasalanan ng aking ginawa. Tinuruan niya rin akong magmahal sa mga taong nakasakit sa akin. At unti-unti pong bumubuhos ang biyaya ng Diyos. Kaya mula noon po, nanatili po akong naglilingkod sa Diyos ngayon. Sabi ko, Lord, ang mga pagsubok na pinagdaanan ko, isa palang malaking biyaya sa buhay ko. Kasi sa ngayon po, tinatrabaho pa rin po ako ng Diyos. Ang aking brother husband ay isang best friend ko na rin po. Para na rin po kaming friend ngayon kasi lagi naman po kami nag-uusap. So wala naman pong mga hinanakit na nangyayari. Para pong ang aking mga anak po ngayon ay ayos naman po sila. Kaya naman po yung mga pagsubok,
mga matitinding pagsubok, ay plano po yan ng Diyos. Kasi gusto kanyang maging maayos. Gusto kanyang makasama pagdating ng araw. Gusto niya na ayusin ang buhay mo. Ayusin ka. Gusto niya na maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa inyo, Brother Big, na nagtiwala po sa akin na alam ko po wala po akong kakayanan. Pero lumakas lang po ang loob ko kasi sabi ko, bahala ka na, Lord. Kung ano yung kalooban mo, your will be done. So, salamat po at muli ay samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Nawa po ay ma-inspired po kayo sa aking mga karanasan na aking naranasan, lalo na po sa mga pamilya na nawawasak ng dahil po sa kasalanan. Ang payo ko lang po, nawa hanggat maaari, maging sentro niyong ang Diyos sa buhay niyo at huwag po kayong padalos-dalos sa mga desisyon nyo kasi kawawa po yung mga bata na sila po ang magsasakripisyo. Maraming salamat po at samahan nyo po ako sa maikling panalang. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa biyaya mo na lagi mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po, Lord, sa mga problema, mga pagsubok, mga hirap ng buhay na patuloy mo pong pinaghihintulot na mangyari sa aming buhay upang, Lord, kami ay maging matatag, matapang, at patuloy na magtiwala sa iyo, Lord God. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy na pagkakataon na baguhin kami. Sa mga patuloy na pagkakataon na ayusin ang aming mga sarili, lalo na mabuksan ang aming mga saradong puso sa pagpapatawad. Nawa, patuloy kang manahan sa amin, lalo na sa bawat pamilya. Upang, Lord, ay ikaw lagi ang manahan sa bawat puso ng mga miyembro ng pamilya. Nawa, Lord God, bind us with your graces, Lord, at patuloy na bigyan ng pagkakataon na makilala ka at makapaglingkod sa iyo na naayon sa iyong kalooban. Mahal na Birhen, patuloy mo po kaming ipanalangin at patuloy na dalhin ang lahat ng aming mga kahilingan sa puso ng Diyos. Patuloy mo rin po kaming ilapit sa Diyos. Maraming salamat po sa lahat-lahat sa pagkakatong ito. Thank you, Lord God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord.